po, Kim. Sita kami ni Pisan Marlon sa farm ni Kuya Emil. Good morning, mga kaparikoy. Ito na, time check. Ayan ba, kita nyo ba? Alas tayo, mag-aay. 5 minutes after 6. Eto. Tingnan natin ang mga kumikitang kabuhayan ni Manong Emil. Eto. Nandito na tayo sa area niya. Ayan. Oh, itong mga may net na ito. Ay, nasasakupan niya. Hanggang doon, 2,000 square metro. Oh. Tingnan natin ang mga alaga ni Kuya Emil. Pasok tayo. Dito, kung mapansin ninyo, itong kulungan niya ng mga manok. Meron siyang puno ng, ayan oh, laki oh, puno ng grapes. Ayan. So, tinuruan ko si Kuya Emil kung paano mapalago yung grapes. At para mamunga siya. Kasi sabi niya, hindi namumunga eh. Tinuro ko sa kanya yung pruning, yung method of pruning para maging productive. Kuya, dito na kami. Good morning. Kalimutan ko yung pangalan ng aso ni Kuya eh. Oh, ito yung halaman ni Kuya Emil. Ang tawag dito ay maramais, sabi niya. Ito ay corn, pero namumunga din, pero hindi siya yung tipong yung masarap kainin. Purpose lang nito ay para sa mga hayop. Ito yung mga napagputulan na oh. Ayan oh. Yan. Makita. Si Kuya Emil ang nangangasiwa nitong mga alaga niya at saka yung mga pananim niya, siya din. Isang tao lang yan. One man show lang siya. Ito mga alaga niyang baboy. Mga native siya oh. Tingnan niyo. So, ganda, ang lulusog oh. Oh. I think ang mga pagkain niya dito ay kangkong, nahin. O mga nito native, maganda. Oh. May barako siya. Oh, laki eh. Oh, isang inahin ulit, dalawa inahin. Oh. Ito mga pagkain ni Manong, ito yung mga kinukuha niya, oh. Dito lang. Oh. Ayan, ito yung mga maramais. Oh, may mga damo pa din sa ibabaw. Ang dami niyang madami siyang oh, dalawang aso ni Manong, may aso pa din isa. Ah. Oh. Ayan, ayun ang mga kambing ni Manong sa taas. Oh. Ang lalaki. Oh. Ang ganda ng kulay pati. Kaya oh. Ayan sila. Ang ganda nila. Ayan. Nabawasan ng isa kasi kinain namin. Ito na naman ang mga mangyan dumayo sa Pangasinan para i-cover ang kumikitang kabuhayan ni Kuya Emil, ang kanyang farm dito sa Ordaneta, Pangasinan. Ito sa inyo. Ito pa yung mga kambing. Oo. Dami niyang kambing dyan. Ako. Tulog. Natulog pa sila. Ito naman ang mga tato at pabo. Oo. Ayan. Ang gaganda oh, nagbabahog na si Kuya. Kuya, ano yung binabahog mo? Ha? Ano yung binabahog mo? Yung feeds. Sabi ni Manong, magkano ginagastos niya Kuya sa isang buwan? Feeds pa lang. 10,000. Anak ko, 10,000. Pagkain na ng isang pamilya. Ayun oh, ay mga. Ito na ang pangalawang pamilya ni Kuya oh. Tingnan niyo naman, maganda. Ayan, sila oh. Nahihiya kasi malapit ako eh. Ayun ha. Oh. Kaya pala malulusog eh. Matataba. Pero nakain din sila ng mga kangkong, Kuya. Wala na rin. Oh, ay yung mga gulay-gulay, yung mga kangkong nyo, Kuya. Ay. Ayun. Hindi na lang ako sanay na sa pids kaya hindi na ako makain ng ano, kangkong. Ano niya? Yung parang tapakan nila, saan nyo binili yung Kuya? Dito lang.
Dito lasang, may nabibili na pala 125 yung isang piraso. Ay, yung black niya, isang square. Oh, hindi square. Ah, hindi square yun? Ha? One feet by 3 feet. Anong tawag dun, kuya? Yung ano na yun? Anong tawag dun? Pwede yun sa broiler, kuya, no? Oo. Pang rabbit nga yun. Ah, pang rabbit na design. Oo. Pero hindi siya naiipunan ng mga tayo ng kambing, kuya, no? Hindi. Nalalagdag nice. Din. Maganda at meron na dito sa ating mga bentahan dito sa Urdaneta. Oo. Yung peking duck mo ito, yung dalawang piraso pa dyan, kuya, no? Itong dalawa nito na itim. Wala nang peking duck. Kabila yung isa lang. Ah, isa lang. Ah, hindi pala yun. Nakakao kasi ang peking duck. Pato lang pala yun. Sobrang laki mo. Di ba't yung pigs na yan, kuya? Ano, may iba-ibang uri yan. Anong, anong tawag doon sa pigs na yan? May Bayou 1, yung parang chick booster. Mm-hmm. Bayou 2, yung medyo lumalaki yung Bayou 3. Yung, yung mga ganyan na Bayou 3. Anong brand ang ginagamit niya, kuya? Ah, Bimig. Mm-hmm. Nasubukan nyo na, kuya, yung pig relax. Yung, pambaboy. Pambaboy. Walang amoy daw yun. Oh, hindi. Ganun din. Meron din. Pero hindi pa kayo nagsubo, kuya, ng patining na baboy. Yung para doon sa ano nyo. Puro ano, native lang kayo. Magkano ang bintahan ngayon dito sa Pangasin ng kuya? Mahal lang yung kuya. Isang piraso. Yung ano, biik. Biik, nung nanganak, 2.5. 2.5 isa, ayan o, mga viewer, 2.5 po. Ang isang ano, biik ni kuya. 45 days. O, ilan yung biik mo ngayon, kuya? 5 lang. 5? Ay, yun ang iniiwan ko. Ah, pwede ka magbenta doon? 90, no? Ay, pambira. Sold na pala. Sold to owner. Ay, siya. Ay, maghintay na lang kayo kapag ka nanganak ulit. Ayan. Dito, ito ang mga pangarap ng ibang mga magsaka. Yung isang kaibigan dyan sa Victoria na nagpa-farm din sa Quezon. Ito yung magandang simula. Oo. May ano talaga, may investment. 10,000 pagka dito lang, manok paboy yung ano, buwan-buwan. Doon sa mga baboy naman, kuya, magkano nagagastos mo, kuya, buwan-buwan doon sa baboy mo? Lahat-lahat, mga 10,000 kamo na lang. Oh, 10,000. Kasama na pala yung sa mga baboy doon pakain. Sa pigs. Oh. Kasi may halo naman mga gulay-gulay, kuya, no? Oh, may halong gulay-gulay yung mga pakain naman, no? Oh, importante, meron kang tubig na malinaw, ayun oh, ganda ng tubig nito. Yan, oh, walang bayad. Tingnan natin kung gaano kalinaw ang tubig ni Kuya dito. Oh, talaga crystal clear oh. Ganda oh. Walang amoy. Kaya pasado sa lab test. Ayun, simulan na tayo ng pamikitang kabuhayan dito sa Agri. Pwedeng manok, baboy, 2,000 square meter lang. Buhay ka na. Oh. Sa susunod, ipapakilala ko sa inyo kung ano ang dating profesyon ni Kuya Emil. Oh, yung ang pinakapanganay na misis yan eh. Hanggang sa muli mga kaparikoy, ito si Kuya Big ang inyong kasama sa pagsasaka. Nagbabahagi ng mga konting kwento sa mga pagsasaka at ng mga magsasaka dito sa lugar ng Pangasinan. Hanggang sa muli, sa likod ko ay kalamansi na napakalago, siksik, liglig, pumahapaw. Abangan ang mga susunod na videos, mga kaparikoy. See you again!